What? Si Eunice! Eh, siya yung grand winner. First time, tas nanalo agad. Nang Sing It. Tari, tumba na yan. First time mo po pala noon? First time po, sa TV. Yeah. Teka lang muna, Eunice, bago ka muna napadpad dito sa Singing Queen kasi ay... Ang buhay mo ay nasa... Ireland. Sa Ireland? Yeah. Anong ginagawa mo sa Ireland? Sumunod po ako sa mommy ko when I was 16 to study. Ayun. And I thought I was going to be a nurse po. Yeah. Nag-aral po ako ng nursing din. For 1 year lang kasi hindi ko kinaya. Kasi alam ko gusto ko po talaga kumanta. Oh. Tapos hindi ka nagkaroon ng chance before na makasali sa mga singing contest? Ay, hindi po. Kasi alam po ng mga nagsusuporta sa akin. Biggest, katulad ni Jean, biggest insecurity ko po talagang sumali sa singing contests. Parang growing up, lagi ko po nakikita talaga mga beritera, matataas po yung boses. Although, lagi ko po sinasabi, sobrang taas po talaga ng respeto ko sa mga bumibirit, sa mga talagang kontesera, like mga kasama ko po na singing queens. Kasi personally, hindi ko yun kaya. Hindi po talaga ako beritera. So, sabi ko, hindi ako for singing contest. Kasi feeling ko, mga nananalo lang sa singing contest. Matataas ang boses. Mataas ang boses po. Pero yung suporta nung, di ba, yung family, lolo mo. Oh. Yes po. Paano ka napadpad sa, dun sa segment natin na Sing It? Paano ka nag-decide na sasali ka dun? Nagla-livestream din po ako pag uwi ko ng Philippines. Yung pag uwi ko ng Philippines po actually, 2 years ago, regalo lang ng supporter ko from live streaming, yung ticket. Sabi niya, maybe you want to try singing in the Philippines or like doing whatever you want to do with music. Sabi ko, yes, sure. Tapos pagdating ko dito, wala pa naman pong planong sumali ng Eat Bulaga. Pero sabi ng supporter ko, may contest sa Eat Bulaga, once ka lang kakanta. Feeling ko, time na makita ka namin sa TV for the first time. Pero ang problema, friend, one-way ticket pala yung binili. Kaya hanggang ngayon, nandito pa siya. Pero kaya overpay na yan. Sino man yung friend na yun? Pero Eunice, karamihan kasi sa mga live streamers, mga nasa social media, takot sila mag-TV. Yes, totoo rin po. Pero ikaw, nag-gamble ka. Because parang I felt I owe it to my supporters as well po. Universe tawag ko sa kanila kasi Eunice. Universe. Sabi ko, yun yung isang request lang nila. Sana makita ka namin sa TV, marinig ng... Songwriter din po kasi ako. Songwriter yes, din kasi. Oh. Singer-songwriter. Yun talaga yung passion ko po, magsulat ng kanta. Because I said, oh, I can't sing high notes. I can't reach mga matataas na kanta. I'll make my own songs. So, nung sumali ka sa Sing It, may expectations ka ba noon na maipapanalo ko to? I can win this. Ay, wala po. From the bottom of my heart, zero. Sabi ko lang po, sige, pagbibigyan ko po yung mga sumusuporta sa akin na makita nila ako sa TV, kaya sumali po ako. Kala ko po kasi once lang po. Hindi surprise! Ko po alam na may bulaga. Na may next. Surprise! Pailang beses siya umumalik para mag-compete. Hindi ka man lang kinabahan na first time gagawin kinabahan po talaga. And paano mo nilabanan? Ay, wala po akong choice. Kung maalala mo, ano yung una-una mong kinanta? Dua Lipa po yata. Siya po yung comfort zone ko kasi hindi rin siya bumibirit. Don't start now. Yun. Dua Lipa. Pero, Dua Lipa. Ma'am, ikin nung sumali si Eunice dito, nagkaroon din siya ng chance na kantahin yung sarili niyang composition. Yes. Di ba? Yun yun. Ay, marinig ka. Yes. Ano nga ulit yun? Ano nga yun? Title niya po ay Para Sa'yo. And, sinulat ko po siya nung nag-drop out po ako from para nursing. Sayo. Kasi sabi ko, parang it's giving myself courage yung kanta na yun na ito talagang nafe-feel ko. Because I can't do, again, I have so much respect for nurses and like their work. Pero personally, hindi ko kaya. Hindi pa yung passion ko. So sinulat ko yung kanta na to. Yun ba yung kinanta ni Manny Pacquiao? Iba yun! Ang lahat para sa'yo. Ang laban na to. Iba yun, iba yun. Mali, mali. Ito pa yun sa'yo. Pwede namin marinig yun. Para sa'yo, Uncle Pedro. Ay. Yeah. Oh, yeah. Para sa'yo, oh, para sa'yo. Bago mo pa hiniling ibinigay na sa'yo. Pakinggan mo, oh, di mapakali. Hindi huli, di maaga, huwag ka magmadali. Isipin mo, hindi lang ikaw ang naghihintay, sumikat na muli ang araw. Iyong iyo, oh, para sa'yo. Walang ibang
makakakuha kung ano iyo para sa'yo. Yeah. Para sa'yo. Na-record mo na ba yan, di ba? Yes po. Na-record mo na? Na-release na. Baka hindi maganda quality, may kilala akong studio. Ay, saan yan, Mayor? Saan yan, Mayor? Alabang lang. Ay. Napakagandang yung quality, na yung pino, yung... Ay, naku. Meron magsalita. Labas lahat ng instrumento, ay, training ng boses. Yun. Rinig yun. Pati hinga. iba doon. Pero, grabe. Tatawin lang natin si Eunice muna. Kasi Eunice, anong feeling na sariling composition mo nakakanta mo sa Itbulaga mismo? Grabe po. Never ko po na-imagine talaga na magkaka-chance po ako sa TV. So, I'll take this chance. Thank you po, Itbulaga, for giving me the opportunity. At alam mo rin ba, pag kinanta mo sa Itbulaga yan, sisingiling ka? Maraming salamat. Thank you, Eunice. Thank you po.